96.7 Energy FM. Same, same, pero iba, 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ulala. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Uy, kamusta ka naman? Uy, okay naman ako. Nakatulog naman ako ng maayos. Ako hindi. Bakit? Napuyat ako. Bakit? Late na akong umuwi kahapon, kagabi dahil pala. May tinapos pa ako eh. After natin mag-meeting, di ba? So, kumain pa ako. Tapos may tinapos pa akong video. Tapos ayun, saka ako umuwi. Video? Talaga? Eh, kailangan kasi natin yun kasi kliyente, di ba? Ah, okay. Oo. So, ayun, tinapos ko muna siya bago ako umuwi. Okay. Pero awa ng Diyos, natapos ko naman siya at nakawiri naman ako agad-agad. Pero hindi ganun kaaga. So, mga 7 p.m. mga ganun. 7:30, mga ganun. Ah, okay. Tapos nakatulog ka ng bandang 8 or 9. Mga 8:30, mga ganun. 8:30. Okay na din. Eh, para sa akin, puyat na ako nun. Sabagay. Well, deserve ko naman yung mga 8. Ganyang pasakit sa buhay. Salamat, ha. Charing-charing lang. Joke lang. Alam mo, minsan, hindi ko alam kung seryoso na ba yung sinasabi mo sa akin o hindi, eh. Kung gusto mo talagang mapapangit yung buhay ko. Hindi. Ba't ko naman gugustuhin na pumangit yung buhay mo? Eh, sa wala demonyo na, ka. Ay, papangit ka yan. Ano ka Salamat, ba? Salamat, ha. Meron pa bang ipapangit? Uy, charing. Yan. Hindi, alam mo, wish ko palagi na maging maganda yung buhay ng mga tao sa paligid natin. Sa akin lang hindi, ganun. Hindi naman. Ano ka ba? Hindi naman. So, may naman. Hindi. Gusto ko masaya yung buhay ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Ba't di mo na sabihin? Lahat gusto umaangat, ganyan. Ba't di mo sabihin sa akin na gusto kong umangat ka sa buhay mo, maging maganda ang buhay mo? Ba't hindi mo masabi? Hindi, ito na nga, sasabihin ko na nga. Eh, atat ka kasi. Mo. Gusto ko maging masaya yung buhay mo. Gusto ko maging, alam mo yon, enough lahat para sa'yo, ganyan. But parang hindi ko naniniwala. Ay. Parang lahat galing sa labas ng butas ang ilong mo. Parang ganun eh. Wala tayong magagawa dyan. Hindi ko na responsibilidad yung mga paniniwala mo sa buhay. Parang sinasabi mo na hindi na ako magkaka-jowa. Uy, wala naman ako sinasabing ganyan. Ay, wala ba? Oo. Parang may narinig ako eh. What? May naririnig ka bang hindi ko naririnig? Hala. Ay, sino naku. Yun? Eto, narinig mo na ba to? O ano yun? Bilang wala ka naman yatang, may i-discuss ba tayo for today's Friday? Wala. Alam mo ba na trending ko na alam. Yun? Ewan ko na. Ano? Sa taray. Meron trending ngayon ha, na Korean guy on TikTok. Ay, hindi ko alala yan. Nakita mo na ba yun? Hindi ba? Na talagang ano? Racist siya. Kumbaga parang ayaw niya nung itsura ng mga Pilipino. Grabe naman. Oo. Bakit naman? Anong hindi kahayaan sa itsura naming mga Pilipino? Kasi naiinis siya dahil lagi daw siya napapagkamalan. Korean to ha. Korean as in national. Tapos, lagi siya napapagkamalan daw na Pinoy. Kasi syempre, alam mo, minsan ang mga Pinoy nagiging mukhang Korean na din eh. Diba? I like you. Totoo naman. Tapos parang yun, naglabas siya ng, ano, ng TikTok entry, ng content na yun nga, naiinis nga siya dahil lagi siya napapagkamalang Pinoy. Mm-hmm. Tapos yun nga, ang dami niya sinabi na mga negative words about Pinoy, ganyan. Ah, may negative. Sige, negative. Siguro kasi it's a thing na ayaw niyang magmukhang masabihan ng isang ng mukha kang Pinoy kasi mahal niya siguro yung na Korean siya, eh, di ba? Oh. Mahal niya siguro yung bansa niya, yung nationality niya, di ba? Pero kung magsasabi ka ng negative sa isang Pilipino, no, parang it's a bad thing din. Ayan, ang pangalan niya ay Joshua. Pero nag-issue na naman siya ng apology. Tapos, syempre, nag-issue siya ng apology after niyang ulanin ng mga bash mula sa mga kapwa niya Korean at saka syempre sa mga Pilipino. Kasi syempre, mega kabig yung mga Pilipino, mega buwelta yung mga Pilipino na hello, actually, kami nga yung nagmamahal sa nationality ninyo. Anong tawag dito? Nagsispend nga kami ng ano, thousands and millions of pesos maging mukhang Koreano lang. Diba? Ang daming ganun. Aayawan mo maging kamukha ka namin. Tapos diba, yung culture nila, yung ano nila, yung tawag dito, music nila, di ba, niyakap natin mga Pilipino kahit hindi natin naiintindihan. Oo, di ba? Ako nga, kahit hindi ko sila maintindihan, no? Hindi ko gets kung bakit may mga Pilipino na gustong-gusto ng Korean kasi nga hindi nga naiintindihan. Kapag yung mga pamangkin ko, sinasabi nila na, pakinggan mo to, maganda to. Kahit Korean yun, papakinggan ko pa rin. Bakit? Kasi maganda rin naman yung beat. Yung beat, tama. Doon ako naiinda kahit na hindi ko sila maintindihan. Oo, ito yung ano niya ha, yung name niya, kung hindi ako nagkakamali, Jun Shang Joshua. Mm. Oo, sabi ng mga Pinoy, mas pogi pa nga mga Pilipino namin sa inyo eh. Sabi ganun. Exhibit A. Oo. Siyempre, lalayo pa ba kayo? Andito naman si Baby Toby. Oo.
Panis. Yun nga, sa totoo lang. Biglang iniba yung topic. Sa totoo lang. Hindi, sa totoo lang talaga. Yan nga, dami nagbabasa kanyang mga Pilipino. Pero ang pang-Pilipino pa rin naman, no? Kapag, kunwari, may gusto tayong isang, ano, isang fast food, no? Mm-mm. Pag binash mo yun, mapipigo ng mga Pilipino. Actually, pigo ng mga Pilipino. Pansin ko lang, ha? Pagdating sa internet, ha? Hindi naman sa pag-hate ng mga Pilipino, no? Mm-mm. Pero aminin na natin, pikon tayo. Ito nga sabi ng isang nag-comment, oh. Kaya nga eh, samantalang tayo, pag nagpapagkamalan tayong Korea, napaka-flattering para sa atin. Par? Gusto yung par sa? Par? Arneo? Social mo naman. Balik kami, Arneo. Parang ka namang may ano, may 500 days. Hindi, iba parang napaka-flattering sa atin. Tapos yun naman si Joshua, para sa kanya, pag napapagkamalan siya, naiinis siya. Pero yun na nga, no? Parang there's a negative side din naman kapag naiinis yung isang ibang nationality kapag napagkakamalan sa Pilipino. Hmm. Parang ang dating kasi sa atin nun, parang ang pangit-pangit natin. Na parang hindi ka aya-aya itsura natin. Diba? Yun yung nakita ko, ha? Doon sa comment na yun. Oo. At saka kasi, sabi nga nila, may Korean akong napanood na interview siya actually, na kapag, syempre, Western people, mga white, iba yung pakikitungo nila. Mm-hmm. Pero kapag kasama sa Asia, tapos mas mababa yung development ng bansa, more than Korea, eh, mas syempre, iba din yung tingin nila. Medyo, mas mababa din yung tingin nila. Kasi di ba pag, sorry na, pero yung mga kadugo natin, mga Pinoy, eh pag pumupunta doon, yung mga nagki-caregiver, ganyan. Pero syempre, hindi naman yung dahilan para mag-look down sila on us. Excuse me, dadaan kami. Oh, para saan? Dapat pantay-pantay lang tayo. Oo. Oh. Pantahan na lang tayo. Ay, diba? Sinasabi ko sa inyo, pag ako kumanta dito, ay! Huyo yan sila. Jungkook? Ay, naku! Toby, hindi ikaw. Ang dami. Bakit? Charis Pepenko. Lalayo ko pa ba? Yung pangalan niya, di ba? Hindi na Charis Pepenko. Jake Cyrus. Oh. Sorry, my goodness. Yan tayo eh. Morissette. Limot. O Regine Velasquez. Excuse me, dadaan mo kami. Hindi na, okay ka ng DJ. Huwag mo na ipilit sa singing. Kapag DJ, DJ. Ang sakit-sakit mong magsalita. Hindi. Huwag kasi idaw-daw ang sarili kapag hindi naaayon. Alam mo, sinusugarcoat mo na lang lahat-lahat eh, no? Hindi. Sabihin mo lang kasi sa akin na ang pangit-pangit ang boses mo pag kumakanta ka, Toby. Toby, maganda yung boses mo pero sa ibang category. Ang sakit ah. Maganda yung boses mo pero hindi palang uso. Charin. Hindi ko alam kung ano, kung may insulto ako o hindi naman ka matutuwa kasi at some point, di ba, parang iisipin mo, ay gaganda pa poses ko. Hindi ka dapat may insulto. Ano ka ba? Lahat na lang tinitake mo negatively. Chill. Salamat, ha? Chill! Ikaw kasi nagsabi, eh. Oh. Pag ikaw kasi nagsabi sa akin, negative talaga yun, eh. Oy, at saka ano, ha? Speaking of negative, puro negative din yung naririnig at saka nakikita ng negative comments na ng mga... Oh, hindi kasi kilua. Ay, oo. The Golden Retriever Dog. Nakita ko nga yan. Ayokong basahin ng buong ano, ng buong... Yung buong storya mismo kasi nakakaawa ko eh. Ganito na lang, ikwento ko na lang sa'yo. Ayoko. Well, yung ano na. Hindi kasi parang nakakaawa kasi ako dun sa aso kasi gets ko na yung gist eh. Yung storya. Oo. Pero yung full story, ayoko. Hindi kasi ganito na, para ano, for the benefit of those na naghihintay ng update, naglabas na po ng statement yung lalaki, yung Anthony. Uh-uh. Yung tumegi bambam dun kay Kilua. Mm-hmm. Ang sabi daw is may kinagat daw na puro ano yung statement. Ano? Nakakaloka tong si Kuya Anthony. Ganyan. So, ang sabi kasi nakulin lang doon sa CCTV is yung paghabol niya tapos paghampas niya doon sa aso. Sa ano? Doon sa kay Kilua nung inano niya. Inano niya yung ano. Tapos, yung asawa nga daw niya is naano. Naano nga din daw siya. Naano siya ng ano ni ano? Hindi ni ano. Nang ano. Nang ano. Hindi nga. So yun, sabi ko nga kay Romel, kasi kinikwento ni Romel, dahil di ko rin siya kayang naawa ko dun sa ano eh, dogo eh. Oo. So ang nangyari dyan daw is, kinagat daw di umano na yung mga tao doon. Tapos, kaya yun daw yung dahilan kung bakit niya hinabol yung dugochi. Tapos, yun, tinegibambam niya. Alam mo, para sa akin, no, hindi mo kailangan itegibambam yung ganun. Kasi meron naman tayong ano eh, shelter para sa mga aso eh. Diba? May mga trainer, actually.
Tsaka hindi, Baby Tubbs, mayroong may-ari dito sa aso na to. Ayun pa, kay Kilua. Tapos ang sabi nga nung, ano, nung owner ni Kilua, hindi kasi ano, hindi kasi siya sanay nang nasa labas. Kumbaga lagi lang siya nasa loob. Tapos nung nakalabas siya, eh parang siguro siya na ano siya, naging odd yung tingin niya sa paligid dahil ang daming tao, ang daming naglalakad, ganyan. So, na-shock siya. Naku po. So, sabi ko nga kay Romel, na wala bang CCTV na magpapatunay na kinagachi nga si Koya Anthony para ganunin niya yung ano, si Kilua. Sabi, hindi eh, kasi nakunan lang yung labas. Ganyan. Again, hindi pa rin yung dahilan para, alam mo yun, wala naman, sabi ko, may kagat ba yung lalaki? Wala naman daw. Oh. So, wala. Ang baba nung, ano, nung kanyang argument. So, talagang, ay, nako. So, ngayon, ang nangyayari, Bibi Tobes, is yung mga, ano tawag dito, mga batas-batas about animal welfare. Ayan, nagsusulputan na sila. Kasi Senator Mig Zubiri, meron pala siyang pinupush about animal kinemerot ek-ek, ganyan. Dapat tayo, mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Karamihan pa naman sa mga, ano, sa mga ibang Pilipino, no? Kapag nakakita ng pasaway na aso, pusa, di ba, minamaltrato nila. No, meron pa nga iba dyan eh, yung mga pusa, sinasako nila, tapos tinatapon nila sa ano. Oy, grabe naman. Meron pang ganun, ha? Oo. Pero, sana wag naman po natin gawin, no? Okay? Mahalin natin, no? Hindi naman kaya kung nakita natin palakad-lakad, di ba, ibigay natin sa mga nag-aalaga, sa mga shelter, di ba? Oo. At saka hindi nyo para hampasin or tadyakan. Alam mo, ito na yung worst na pwede mong gawin sa aso. Tubig. At huwag mainit ha. Tubig. Takot sila sa tubig eh. Pusa at saka aso. So kung gusto nyo sila itaboy, basahin nyo lang ng tubig. Hindi nyo sila kailangan saktan. Diba? At syempre hindi naman dito, kahit na sabihin natin hindi ka dog lover or cat lover, no? Eh at least, diba, buhay pa rin naman yan. Alagaan true natin. But what if, no? Pag kayo ay nategi boom boom, tapos na-reincarnate kayo bilang aso, ginawa sa inyo yun. Ano mararamdaman nyo? Oh, ganun lang din yun eh. Diba? So, nakakaloka. Sabi nga, alam mo na nakita ko yung mga illustrations about Kilua. Alam mo, yung mga aso talaga, kasi man's best friend talaga. Tsaka always remember ha, ako naniniwala ako na yung bait ng mga dogochi, feeling ko sing bait siya ni Lord. Why? Pag binaliktad mo yung word na dog, God diba? So, be kind to animals. Be kind to dogs. Man's best friend. Bright mo dun. Hindi kasi nag-host ako ng mga event na mga... Ayoko nga pala. Oh, mga pets. So, meron nga akong events, ha? Uy, hello. Totoo yan. Parang, yun ang una sinabi mo sa akin noon. Alam mo ba tong lugar na to sa Cavite? Meron bang... Hindi, iba yung event ko sa Cavite sa darating na April 7. Tapos meron sa April 2. Dami ah. Uy, bless tayo sa party. Uy, libre mo ako ah. Oo nga. Ganap nga ako ng ano eh. Ano? Pwede ka ba? Charay. Uy, sige lang ako. Yun nga. So, be kind to everyone. Oo, kayo naman, no? So, alam niyo ba, ito ah, ako hindi ako dog lover ah. Naamin ko yan. Hindi ako dog lover. Una sa lahat kasi nakakatamad mag-alaga. Kasi, alam mo na, ako nga, tamad nga akong alagaan sarili ko eh. Oh. Diba mag-alaga pa ba ako ng aso? Kawawa lang naman yung aso. Pero, once na may sweet sa akin na aso, nilalaro ko siya. Totoo. Diba kasi, iba rin kasi kapag may kalaro kang aso eh. Iba yung life kapag may doggy. Kaya ako, pag nakakita ko ng cute tapos sweet na aso, nilalaro ko naman talaga siya. Talagang pinapadila ako yung kamay ko. Ano na naman? Tama. O ano na naman? Kasi yung ngiti mo kasi parang may laman na ikakaiba eh. O hindi ah. Pero hindi sweet ah. Na ng mga dogochi eh. Gusto natin. Girl, ilang taon na ako dito? O ilang taon na? 23 years na ako. O, parang yung ngiti mong yun, parang may laman eh. Hindi. Tigilan mo ako, binibigyan mo ng meaning lahat ng mga reaction ko dyan. Eh kasi naman, yung reaction mo, kamining-meaning naman. Kabigay-bigay ng meaning, ganun. O hindi. Kaya, yun nga, be kind to animals. Tsaka kahit sa mga kapitbahay niyong mukhang animals. Tsaka sa ex niyong mukhang animal talaga, and asshole animal. Mas masahol pa nga sa animal yung iba. Ano na naman? Parang may hugot ka na naman dyan. Wala, sinasabi ko lang. Anong ginawa sa'yo ng kapitbahay mo? Wala. Ay, yung kapitbahay namin wala na. Behave na siya. Ah, behave. Hindi na siya nangaagaw ng ano. Hindi na siya nagpa-park sa mga hindi dapat parkan. Nabigyan na ng ano, ng Lindsay Justice, ganun. Ay, nako. Nakapag-invento ko dito yung mga nangyari. Kulang ang isang buong ano natin. Tay-tay. Segment dyan. Pag ikaw pa naman ay nagalit, ay nako, Arma Light na mismo. O hindi. Hindi ako ganun magalit. Talaga? Oo. Minsan lang ako magsalita, pero... Tuloy-tuloy. Tsaka masakit. Ganun. Hindi naman. Pwede ba umalis na kayo? Nakakaabala kayo eh. Ganun. Hindi, inaayos pa kasi
sabi, inaayos pa kasi. Walang naaayos, oh. May proper place para ayusin yan. Doon kayo sa barangay. Huwag dito. Diba? Nakakaano kayo, nakakasagabal kayo ng traffic, oh. Ganon. Taray, oh. Please? Diba? Oy, ganyan lang po talaga si Lindsay, no? Charina. Pero napakabait po ni DJ Lindsay. Iba po si DJ Lindsay, oh. Kaya naman iboto nyo siya sa BP Choice Awards, ha? Yes. Female Radio DJ of the Year lang naman. Thank you so much. Uy, kanina nag-power vote nga ako eh. Nag-power vote ka na ba? Oo naman. Ang problema sa'yo eh. Hindi nga, i-share nyo po yung reels na sinishare namin sa mga page namin. Kasi syempre, kailangan, pag nanalo ang Energy FM bilang best FM radio station. Magpapakain si Lindsay. Dapat manalo din yung ano DJ, male DJ at saka female DJ. Kasi ang pangit naman, baby, doon. Diba? Pupunta tayo doon ng best FM radio station ng Energy. Tapos hindi nanalo mga DJs natin. Ano yun? Ibang DJ yung aakit ano sa best FM DJ. Tapos ano, iba. Ay naku, pag talaga kayo hindi nanalo doon, sisigaw talaga ako, how dare you? Ganon. Diba? Tsaka naka-prepare na yung speech ko. Speech ko! Siyempre, may mga speech-speech yan. Tapos, kapag, kapag mag-i-speech ka na, special mention mo ako, ha? Oo naman. Special mention po kay DJ Baby Toby na napakagwapo, napakamacho, may abs. Okay na yung Baby Toby. Kamukha ni Zac Efron. Ganun. Huwag mo akong anuhin. Bigyan ng dahilan para mag-sinungaling. Ano, magsisinungaling? Okay na yung Baby Toby. Tsaka si Zac. Alam mo na yun kung anong bakit Zac. Minsan lang ako pag gano'n sa'yo, humingi ng favor. Oo, pero kapag naman ikaw, binibigyan naman kita ng ano, ng animation, di ba? Nakadalawa ka na sa akin. Alam mo ba magkano rate ko? Hindi ba yung ano, yung picture doon sa'yo. Sorry na. Medyo busy pa ako ngayong week eh. Sabi nila ni Daisy Duck. Daisy Duck? Sabi, I love your shirt, Baby Toby. Life goes on. Yes, life goes on. Kahit na itong aking t-shirt ay gusot-gusot. Alam mo karamihan sa mga t-shirt ko ngayon, gusot-gusot. Sa pagkakalaba yan eh. Hindi sa pagkakalaba. Okay siya nilaban, okay siya nilaundry. Okay siya tinupi din. Oh. Ang nangyari dito, nung sinasalansan ko na siya doon sa damitan ko, ayun. Ayan. Gusot-gusot. Ayan, burara sa gamit. Hindi naman sa burara. Burara. Hindi naman. Pag nilalagay ko lang kasi, tapos kumukuha ko ng iba, ayun, napapatungan, nagugusot. So anyway, going back sa aking t-shirt, life goes on para sa mga pangga natin dyang nagmo-move on. Oh. At life goes on din para sa Showtime, ha? Yes. Nasa GMA, GMA na sila. Baka mamaya, yan din ang itapik ng baklitas, no? Oo, kaya kung ano naman yung mga detalye. Siyempre tayo, ano lang tayo, sundot lang tayo. Dahil baka ma-awardan tayo. Diba? Mayari tayo, baka naman pati chika, pinapasok na rin natin, diba? Pero happy tayo, naiyak nga ako dun sa ano sa sinabi ni Vice. Bilang, siyempre, talent tayo, ganyan. Tapos alam natin, well ako, ramdam ko yung mawala ng bahay, mawala ng station, ganyan. Kaya medyo naiyak ako, teary-eyed ako dun sa part my arm. Ganyan. So congratulations po sa mga kapatid natin sa industriya, lalo na sa mga taga-Showtime. Yes. At syempre, ito nga, no, mga pangga. At balita ko rin kahapon, kagabi, no? Uy, ano yun? Nagloko na naman si Facebook. Ay, talaga ba? Oo, sinabi lang sa akin ni Chairman. Anong nangyari kay Facebook? Ang sabi sa akin ni Chairman, hindi daw nakikita yung active. Tapos meron daw something sa Facebook na nangyayari. So, ako, since tulog ako noon, hindi ko na naman siya naramdaman. Ay, hindi ikaw, ko na naramdaman mo siya? Maaga ako natulog eh, 9. Ay, maaga nga. Siguro mga ano yung nangyari eh, mga 10 to 11, mga ganun. Ay, oo. So, tulog na kami noon. So, yay, hindi namin siya na ano, naramdaman. Totoo. Yun pala, yung nakikita kong mga memes. Ang daming mga memes ngayon. Oo. Ang sabi nga, oo, tulad ni Facebook, nagloko rin ang jowa mo. Mga ganyan. Sabi ko, bakit na ulit? Ah, kasi kaya pala. Ayun. May naganap. Diba? So, speaking of Facebook, no? Alam mo ba na may dating app na rin sa Facebook? Oo. Ah, sabi nila, ano, loading lagi ang FB. Yon. Loading lang loading. Daw. Oo, gumagalaw. Okay. So anyway, yun nga, gawin back sa tanong ko. Oo. Nagamit mo ba yun? Siyempre hindi. Gusto bakit? Ko tangkaban ako ni Rommel. E di nung single ka pa, kasi matagal na yun eh. Ito naman, hindi. Siyempre hindi ngayon. Hindi, kasi nga, ang gusto ko, ang tipo kong lalaki, kahit na di matalino, maginoo, pero medyo... Hindi, gusto ko yung nasa circle ko lang, yung kilala ko. Hindi ako, hindi malakas yung loob ko para makipagkilala sa strangers. Yes. Because my mama told me, don't talk to strangers. Yes. So si Romel, maginoo, pero medyo... Ay, oo. Ay! Kaya naman ilalak na eh, no? Fiancé na. Yeah, hindi na pwede. Yung mga kaibigan dyan, yung mga ano, wag na kayong umextra. Yan ang sinasabi ko. Mm-hmm. Oh, diba? Kaya naman kung kayo ay single dyan, baka naman. Ganon din po ako, maginaw, pero medyo, alam nyo na. Huwi, saksaka.
Ay, hindi. Saksakan ng ano, ituloy mo. Buti ng kalooban. Yeah. At talaga. High five! Uy! Napakalambing. Oh, ano pa? Napaka-thoughtful. Ano pa? Napaka-magaling sa pera, masinop sa pera. Importante yan, Teka. Ano, magaling kaya sa pera? Kaya nga, sobrang pagkakatago niya ng pera niya, pag kailangan na, wala na siyang mailabas. Diba? Importante yun, yung lalaki masinop sa pera, ha? Dagdagan mo pa, ano pa? Malambing. Ano pa? Ay, thoughtful nga. Ba't paulit-ulit ka na lang? Wala na bang iba? Wala na eh. Ano ba yun? Talented, skillful, ganyan, practical. Magaling magluto. Hindi ko pa natitikman. Kaya hindi ko, I couldn't tell. Ay, nako. Like, solid bagmahal. Yan. I wouldn't know. Dahil sa lahat ng mga naging jowa mo, hindi, wala naman tumagal pa. Pa. Eh, three years ka pa lang dito, so how would I know? Gusto ko lang maging totoo dito, ah. Huwag na nga. Ano, gusto ko ma-build up yung sarili ko. Hindi na, bini-build up naman kita, pero it is for them to find out. Ibebenta kita, pero alam mo yon, dapat ma-experience ka nila bago nila masabi. Baka sabihin nila ang negative-negative kong tao. Hindi. At baka mamaya, no, madulas ka pa at sabihin mo yung iba kong negative side dito, yung red flag side ko. Hindi. Hindi ko sasabihin minsan na kahit ano nangyayari, wala kang reaksyon. Para kang fly on the wall. Para kang palamuti. Parang kahapon. O bakit? Nagkakagulo na lahat, di ba? Nagkakakwentuhan. Ikaw, nakadikit ka lang dun sa pader. Eh kasi, sa depensa ko naman, no? Oh. Anong oras na nun? Alas 4. Alas 4, anong oras tulog ko? Alas 5, alas 6. Ah, antok na siya. Antok na ako nun. At ang dami ko pang ginawa nun, FYI. Oo nga, dami mo mong ginawa. Ginaawa nga ako sa'yo eh. Diba? Sabi so, sasabihin mo sa akin, tahimik lang ako doon. Alam mo, nakikita ko na galaw ka ng galaw. Tapos kung ano-anong kinukuha mo. Tapos bawat ano nila, Toby, ganyan, Toby. Diba? Lahat sila, ikaw tinatawag. Sabi ko, shucks, kawawa naman si Toby. Pero deserved na yun eh. Alam mo, bagay lang talaga sa kanya yan eh. Ganyan, tsaring. Hindi, pero yan, napakasipag ni Toby. Gusto ko lang magaling. Oh, sige na, tama na. Magaling, si Toby, magaling. Awang-awa na ako sa sarili ko dito. Sabi dito, gwapo ka naman talaga, baby Toby, pero bakit wala kang jowa? Hindi ko rin alam eh. Oo. Hindi, yung tamang tao na yan ay maghihintayan sa tamang panahon. Pero makikita ko yan sa tamang panahon. Tama, makikilala mo siya sa tamang panahon. Sabi nga ni Lola ni Dora, no? May tamang panahon sa tamang tao. Tama. Tatamaan ka na rin. Mag-overtime na tayo. Ayan na. Tumama ka na lang. Ayan, tama. Ayan ako. Anyways, para sa mga pangga natin dyan, nakita na nila ang kanilang the one, no? Oh, yung tipong gustong-gusto na nilang pakasalan ang kanilang mahal sa buhay. Here's a song from Brian Jr. and Nico McKnight. Uy. Marry Your Daughter. Only here at your number 106.7. Bakit? Sabi dito kasi, lalaki kasi gusto ni Tawin. Hindi, kayo naman. Ay, hindi. Babae gusto niyan. Lalaki po ako. Babae po gusto ko, ha? Oo. Ano naman ang pagkamala. Anyway, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure, but